Hello, sawadika, all the way from our bahay Ampunan. Ako ay gumawa ng video na to dahil walang magawa at saka hindi ako makapagpaangat ngayon dahil hindi gumagalaw ang mga subscribers, Chinilin. Ayan, so kung inyo makikita, ang nasa likod ko ay ang mga laruan na aking binili dahil sa mga short videos na yan. So definitely, I am very thankful doon sa mga taong naging instrumental para talagang tumag-try sa mga short videos. Ayan na, so andyan silang lahat yung, except syempre sa rice cooker. Nasama yung lalagyan, yung sa rice cooker, nasama kasi nilagyan ko yan ng bigas at saka mga munggo. Yan na lahat yung aking mga nabiling mga laruan sa pag-short videos. Kasi yung nakita ko, actually dati, wala talaga akong masyadong interest kasi sabi ko, ay, hindi mo siya masyadong bet ko kasi parang hindi ko bet tingnan yung mga short videos na yan kasi nga ang ikli-ikli. Tapos at the same time, parang kapag nilalapag siya sa paangat, hindi siya maganda kasi hindi pa nakakapagdikit, ayun, tapos na. Diba? Well, definitely, masabi ko ang pagkakaroon ng experience sa short videos talagang napakaganda. It's something that, you know, we can learn from, and then napapaisip tayo ng mga pamamaraan kung paano ba magkakaroon ng medyo okay na views sa ating mga YouTube channels. Ang isa sa mga na-learn ko ay definitely kailangan medyo maging creative tayo sa paggagawa ng mga short videos. Kaya ako nabumili ng mga laruan to dahil napansin ko mas marami ang nagsusubscribe na mga nanonood ng videos mo sa shorts kapag mga laro. Natry ko kasi yung ibang mga short videos. May nagsusubscribe pa kunti-kunti, pero ito talaga maramihan talaga. Yung isa kong video na umabot ng 700,000 views. Basta kapag ka mga ganong kalaki yung views, merong nadadagdag na. Yung isa, nadagdagan ako ng lagpas 800. No, siyempre, saan ka makakahanap ng 800 views? Diba? Sa isang video lang. I mean, 800 subscribers sa isang video lang. Which is very impossible to happen kapag pumunta ka sa isang paangat. Kasi, alam mo naman, sa isang paangat, although, siyempre, merong mga nag-o-offer ng mga blah, 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 chu-chu-chu, na walang lagas. Pero ibang usapan, yung kasi talagang you have to spend money. Pero ito, bibili ka lang ng isang laruan na worth 200 baht or 100 plus baht. At pwede mo na siyang i-upload ng napakaraming beses na halos pare-pareho lang ang ginagawa mo. At nag-gain na siya ng napakaraming views, okay? Katulad dito sa isa kong laruan, itong basketball na to na umabot ng napakaraming views. Although, syempre, hindi naman siya umabot sa 1 million sa isang video lang. So, kumbaga, accumulated yung number of views sa lahat ng mga channels ko. Merong 700,000 plus siyang dalawa, tapos merong 600,000. Blah, blah, blah. Siguro dahil sa maraming tao ang bet ang basketball. So, ayan yung ating mga ano. Yan ang aking isa sa mga na-learn sa pag-short videos. At saka pangalawang na-learn ko sa pag-short videos ay syempre akala kasi ng iba ang watch hours sa short videos ay kasama. So, hindi siya kasama sa watch hours ng iyong channel. Especially kapag, hindi ko alam kapag monetized channel ka na, siguro kasama din lang ako, sure. Pero yung isa sa mga na-learn ko, hindi rin siya kasama sa watch hours kapag ka ikaw ay hindi pa monetized. So, hindi mo siya pwedeng asahan for monetization. Pero pagdating sa subscriber, especially kapag ka napakalaki ng views ng iyong mga videos, definitely napakalaking tulong kasi yung iba kong channels like yung tatlo ata or apat kong channels na, tatlo. Yung isa kasi 500 plus pa lang yun, ngayon nasa 1,280 na siya. Tapos yung isa naman, yung dalawa, nasa 100 plus pa lang yun. And then biglang bumulusok, naging yung isa 1,400, yung isa naman 1,200. Parang ganun, no? Parang ganun yung dami ng mga subscribers na nila. So definitely, kung aasa ka lang sa paangat is matagal. Although, aangat naman yung mga channels natin, pero it will take a long time. Ito, in just a matter of few days, talagang napakabongga ng daming subscribers na nadagdag sa mga channels kung iyon na ginawa. Ang gagawin ko na lang ngayon is, i-work na lang yung kanilang mga watch hours, pero it will take us a long time pa kasi alam mo naman na hindi naman ganun kadali ang pagkatrabaho sa watch hours, diba? And then,
It teaches you to become more patient. It teaches you how to be more adaptable sa mga bagong channel sa YouTube kasi dati nga, di ba sabi ko, ayoko talaga. So parang sabi ko, ay hindi ko siya beto. Ngayon, carry boom boom. Oo, maganda siya, maganda. And then, it tests you also kung hanggang saan ang kaya mo. Kung kaya mo bang magpasensya. Kung kaya mo bang mag-upload ng mga short videos halos every day. Hindi naman siya kailangan mag-upload ka every hour, every minute, every blah blah blah. Pero, the more uploads you do, and the more frequent you upload, kasi mas maraming chances na magkaroon ng video na mag-click. Kasi halimbawa, sa 10 video na i-upload mo, minsan halos lahat ng videos na i-upload mo, nag-click talaga siya ng bonggang-bongga. Just imagine, sa isang video na upload mo, merong magdagdag dyan na 20 subscribers, merong magdagdag na 50, merong magdagdag na 100, o diba? Napakalaking tulong para sa channel mo. So, tingnan mo yung iba dyan, napakalaki na ng mga chance. Umabot na ng 30,000, umabot na ng 20,000. Ayan yung mga kaibigan namin sa YouTube na sina Love Slimwell, sina Mr. Dynamite, si Joff Dijos, at saka yung iba pa, si Brother LaFure, at saka yung iba pa natin yung mga kaibigan dyan. Talagang napakabongga na ng kanilang mga chance dahil dyan. Pero, pagdating naman sa revenue, hindi mo siya maaasahan. Kasi, wala talaga. Based on what I have seen doon sa mga videos na malalaki-laki yung mga views, wala akong nakitang revenue doon. Oo, parang zero. Oo. Pero, pagdating sa subscribers, na alam naman natin lahat na yun yung ating tinatrabaho, importante kasi malaki yung subscribers ng ating mga channels, diba? It's more beautiful to see yung ating mga channels kapag bongga ang subscribers. Ayun! And then, ano pa ba? Basta, it will teach you how to become more patient at saka go lang ng go, kagaya ng lagi namin sinasabi dito sa ating mga ginagawa sa YouTube, laban Japan. Kasi, pag hindi mo talaga ginawa ang mga nararapat para sa channel mo, all the more na hindi mag-grow ang channel mo. Ika nga, whatever is new, or kung ano man yung dapat natin gawin, itry lang natin lagi ng bonggang-bongga. Kasi wala namang mawawala. Diba? Sabi, bumili pa ng mga lower. Siyempre, ganyan talaga, whatever you wanna achieve, kailangan talaga mag-invest ka dyan ng time, effort, paminsan-minsan kailangan mag-invest ng money, diba? Kahit pa konti-konti, okay lang yan. Kasi, ika nga, whatever you invest, makikita mo naman ang fruit ng inyong investment, kahit na yan ay maliit lang. Malay mo, ang maliit mong in-invest dyan, kahit ganun lang kaliit, malaki ang maging balik sa'yo. Especially, tingnan mo yung mga laruan na yan. Na hindi naman ako bata, talagang naglalaro ako ng bonggang-bongga, diba? Well, more uploads on our YouTube channel. Go lang ng go, kasi we don't know what lies ahead. Malay natin ang mga YouTube channels natin ay lumaki pa. Kasi ang dami kasing mga lumaki yung mga channels dahil sa mga short videos diba? Pero anyway, let's just go and go and go. Push lang ng push. Kapon ka, wadi ka. Pak na pak, go 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 for gold. Mwah.